Si Johan Morissette Daog Amon, kilala rin bilang Morissette o Moe, ay ipinanganak noong ikalawa ng Hunyo taong 1976 sa lungsod ng Cebu, Pilipinas, sa kanyang ina na si Analay Daog at amang Ami Amon. Siya ang unang anak at may isang kapatid, si Jeremy Mateo Amon. Nag-aral siya sa Immaculate Heart of Mary Academy sa Minglanilla, Cebu. Ang kanyang pamilya ay palaging nasa musika o hilig sa musikal. Ang kanyang ama ay isang rocker, at ang kanyang paboritong mga awit ay si Alanis Morissette. Ang kanyang pangalan na Johan, na binibigkas bilang Johan, ay nilikha ng kanyang ama mula sa Aleman na kompositor at music hero ng panahon ng Baroque, si Johann Sebastian Bach, habang ang Morissette ay kinuha mula sa paboritong mga awit ng kanyang ama. Siya ay 3 taong gulang nang matuklasan ng kanyang pamilya ang kanyang talento sa pagkanta. Nang maiwan siyang mag-isa kasama ang isang makina ng karaoke, kinanta niya ang awiting Regine Velasquez na You Are My Song. Sa kanyang paglaki, kinanta niya ang mga kantang Jessa Zaragoza tulad ng Paano na Kaya. Sumali siya sa kanyang unang paligsahan sa pagkanta na ginanap ng isang istasyon ng radyo sa Cebu at kinanta ang Reflection ni Christina Aguilera. Pagkatapos noon ay naging isang madalas na kalahok sa pagkanta sa Cebu, sumali sa mga kompetisyon tulad ng Young Star Singing Idol. Sa edad na 9, siya ay naging isang finalist sa Little Division ng Little Big Star Cebu, na pinangasiwaan ni Sharon Regis. Gumawa rin siya ng mga front art sa mga paglilibot sa mall para sa iba't ibang mga artista tulad ni Sara Jeronimo at Kim Chu, bukod sa iba pa, pabalik sa Cebu. Si Morissette ay isang sertipikadong tagahanga ng Diamond Soul Siren ng Asia, si Nina. Gayun din, kasama ang kanyang mga lokal na impluensyang musikal kasama sina Regine Velasquez at Sara Jeronimo. Sa edad na 14, sinubukan niya ang swerte sa talentadong Pinoy ng TV5 ngunit natalo. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang deal sa produksyon kasama ang koponan ng produksyon na sina Moller at Patton, J. Moller, Ben Patton, upang magtala ng 14 na mga kanta na isinulat nila para sa Morissette. Ang mga kantang iyon ay hindi opisyal na inilabas ngunit bumitaw bilang mga pirata na inilabas sa iba't ibang mga online site. Sa huling bahagi ng 2020 ay inihayag na ang mga kantang iyon ay opisyal na ilalabas sa dalawang dami sa 20 Nobyembre taong 2020 at 21 ng Marso taong 2021. Pagkatapos ay hiniling kay Morissette na sumali sa bagong artista search ng TV5, ang Star Factor. Dahil sa matinding pagnanasang maging isang mang-aawit at tagapalabas, sumali siya sa audition na ginanap sa Cebu kung saan pinili siya ng mga hukom bilang isa sa mga finalist. Pagkatapos ay lumipat siya sa Maynila kasama ang kanyang ina upang subukan ang swerte sa nasabing kompetisyon. Ang kakulangan ng tulog, pagod, at sakripisyo ay nagbunga nang umabot siya sa top 4 bilang isa sa mga grand finalist. Siya ang first runner-up kay Yula Caballero, ang Star Factor Grand Champion. Nakita ni G. David Kozeko ang potensyal sa kanya at nagpas siyang pamahalaan ang kanyang karera sa TV5. Sa kalaunan ay lumitaw siya sa maraming mga palabas sa TV5 tulad ng Kapitan Awesome at Cassandra, Warrior Angel. Noong kalagitnaan ng 2012, nag-audition si Morissette para sa Camp Rock, the musical ng Repertory Philippines at nakuha ang pangunahing papel ni Michi Torres, isang matalino, may talento, masigasig na batang babae na nakikipaglaban para sa kung ano ang pinaniniwalaan niya. Nag-star siya kasama si Marky Strong na gumanap kay Shane Kulay Abo. Ang dulang musikal ay ginanap sa onstage, Greenbelt 1, Makati City mula 16 Nobyembre hanggang 16 Desyembre. Masisiyahan si Morissette sa unang tungkulin na ito sa teatro ng gusto ngunit ginamit ang kanyang boses ng buong ikiling habang nag-e-ensayo at mismong ang dula ay nagbigay ng epekto. Sinimulan niyang mawala ang kanyang boses pagkatapos ng pagtatanghal, na humihikayat sa konsulta sa isang doktor na na-diagnose siyang may mga nodule ng vocal cord. Sa mga bulag na audition, pinahanga niya si Sara Jeronimo sa kanyang rendition ng awiting Love on Top, at naging bahagi ng Team Sara. Ginawa niya itong live na palabas nang manalo siya sa kapwa niya kakumpetensya sa Team Sara na si Lecel Trinidad. Pinili siya ni Sara kaysa kay Lecel nang pareho silang kumanta ng No More Luha, Enough is Enough sa panahon ng Battle Rounds.
Noong Marso taong 2015, inilabas ng Star Records ang kanyang kauna-unahang studio album, ang self-titled na album, Morissette. Ang carrier single, Di Mapaliwanag, ay ginamit bilang isang temang pang-tema para sa Korean novela, My Lovely Girl sa Kapamilya ABS-CBN at nanalo bilang Asia Novela Theme Song of the Year, 2015. Ang album ay inilunsad sa Shangri-La Plaza EDSA noong 12 ng Abril taong 2015 at kalaunan ay umabot sa katayuang platinum. Noong 19 ng Pebrero taong 2021, pinakawala ni Morissette ang kanyang pangalawang co-nakasulat at co-generated single na Phoenix sa pamamagitan ng Underdog Music PH. Kasama rin ito sa pagsulat kasama si Dave Lamar at kapwa ginawa kasama sina Dave Lamar at Sergio Ramos. Sa loob ng 30 minuto ng paglabas nito, debut ito sa numero 3 sa iTunes Philippines chart at maya-maya pa ay naging kauna-unahang nakasulat siyang orihinal na kanta na tumama sa numero 1 sa chart na iyon. Makalipas ang isang araw, naglabas siya ng isang music video para sa Phoenix. Ginawa ito ng parehong koponan ng video na Love You Still. Noong Mayo taong 2021, inilabas ni Morissette ang kanyang opisyal na pag-record ng Shine bilang pagdiriwang ng pilak na anibersaryo ng kanta. Ang napapanahong pagpapalabas ay muling pagpapakilala ng orihinal na lyrics ng Shine na kinumposo ng multi-awarded na manunulat ng kanta na si Trina Belamide na sumali sa Star Music upang kopyahin ang minamahal na komposisyon na orihinal na kinanta ni Ima Castro at kalaunan ay ibinigay ni Regine Velasquez. Kamakailan ay inanunsyo ng Asia's Phoenix Morissette Amon ang pakikipag-ugnayan sa nobyong si Dave Lamar. Si Morissette Amon ay isa sa pinakamayamang mga awit sa R&B at nakalista sa pinakatanyag na R&B singer. Ang halaga ng netong Morissette Amon ay humigit kumulang na $1 million, $3 million. Salamat sa panunood!